So, welcome sa video natin dito sa presentation ng Anos High Speed Wi-Fi order from our client. So, this is a presentation video, one of the many. And then, naka-mic take up light siya. You can connect this shield dun sa port number 3. Port number 2, pwede mong kabitan ng computer dun sa akin para ma-monitor ko yung mic take. Pero, pwedeng kahit hindi na. Port 1, kabitan mo ng internet. Sa akin, PLDT. So, yung LAN ng PLDT, kinabit ko lang sa port number 1. So, let's try to turn it on. Kabitan siya. Then, syempre, mag-start siya. So, meron tayong relay interface na connected sa set pins. Kabit mo lang dyan sa baba. This is to prevent while connecting to MikroTik. Baka may maghulog. So, kapag naka-turn on yung green dyan, ibig sabihin din siya mag-accept. Pwede natin subukan. Ayan, hindi siya mag-accept. Although, hindi natin siya tina-turn off para hindi masira. Kasi, yan. So, initiate. Yan. Then, pag namatay na, ibig sabihin, ready na yun, lalabas na rin dito. Okay. So, yung setting natin is, like yung gusto ng customer is 1 peso is 10 minutes, 5 peso 1 hour, 10 peso 2 hour, 20 peso 5 hours. So, let's do that. So, pag nilagay ako ng 1 peso, this is 10 minutes. Nilagay ko ng 1 peso. Okay, so lalabas dyan, 1 PHP, 10M. So, yung 10 peso is 2 hours. So, pag nilagay ako ng 10 pesos, dito, it will become 2 hours and 10 minutes. Okay, so pag i-press ko to, mag-create siya sa akin ng voucher. So, QIE PCB. Actually, makikita mo yun dito sa MikroTik, sa hotspot users. Yan, nag-create siya. Ito yung testing ko kanina, huwag nyo napansin ito. QIE PCB. Okay. So, let's try to use that. So, kung gusto mong memorize mo na or na-picturean mo na or nasulat mo na, pwede mong i-press ito to exit or kapag hindi mo prines, mag-antay ka ng or mag-antay yung machine ng 1 minute bago siya mag-exit mag-isa. So, let's try QIE PCB. So, medyo memorize ko na siya. So, open tayo sa Wi-Fi, then connect tayo sa Anos High Speed Wi-Fi. So actually, pag gusto mong maglagay ng access point para Wi-Fi extender pampalayo ng range, pwede mong ikabit sa port number 4. So pag click ko yan, automatic, pa-forward nyo tayo dito sa login. So tignan natin itong proceed to login. Yan ito. So capital letters lahat, QIE, PCB. Okay, kahit ako memorize ko yun naman. Pero yung naglalagay tayo ng tarpaulin as process, actually, ang first talaga na dapat na step is kukonnect mo na sila sa Wi-Fi. Diba, pag mag-connect sila sa Wi-Fi, ipo-forward sila dito. Then, kapag na-forward na sila dito, saka sila bumili. Kasi, pag bumili ka, maglalabas yung code. At least, diretso mo na ilagay. Wala nang picture-picture, wala nang sulat-sulat, just click login. Okay. After that, pwede ka na gumamit ng Wi-Fi. And this is MikroTik, so, it's very good at mga traffic shaping. Kung nakita mo yung smoothness ng internet, mas maganda talaga kapag dedicated yung router natin for routing. So, kung gusto mong i-check yung remaining, just go to Wi-Fi hotspot, wifi.hotspot, yan, or 10.0.0.1. So, yan, nakalagay, QIE PCB. So, I still have 2 hours and 9 minutes and 34 seconds kasi login ako by 26 seconds. So, after maubos yan, automatic din ako makakalagin. Kailangan ko nang bumili ulit. So, that's it. Ang maganda dito sa vending machine natin is, meron tayong mga antay yung mga common na nangyayari. Okay. Just like yung kanina, yung habang nag, di ba kasi pag mag-blackout yan, okay, pag mag-blackout, mag-turn off yung router, syempre blackout yun eh. Mag-turn off din yung window machine. So syempre kapag nag-turn on ka ulit ng machine, dapat ang style ng machine natin is, hindi siya mag-start hanggat hindi mag-reply sa kanya yung router. So yun yung maganda dun. Kaya nilagyan ko rin ng relay kasi pag blackout, medyo matagal yung startup nun. Subukan natin para at least makita na natin once and for all. So, off ko siya. Yan, naka-off sila pareho. Then, i-turn on ko siya ulit. Yan. Yan. So, nakita nyo, pag nag-turn on yung router, ganyan-ganyan yun siya. Makikita mo rin sa computer ko na
Matagal yan. Boot up pa yan. Rebooting yan eh. So, matagal din dito. Siyempre. So, ang maganda dito, habang nangyayari yun, hindi siya mag-accept ng coins. At saka, hindi niya talaga i-start yan hanggat hindi siya mag-reply yung router natin. So, kung napansin mo, kapag nag-reboot yung router, yan, magkoconnect siya, then mag-disconnect, then magkoconnect ulit. So, normal naman yan sa lahat ng routers. So, ang maganda dito, yun, na didetect niya yun. So, aantayin niya talaga yung ready na talaga yung microtik. So, ito, ready na sa computer ko, lumabas na yung internet. So, basically, magre-reply na rin yan siya. Okay? Accept na siya yung reply. Kapag ma-receive niya na yun, or makalagin na siya sa microtik, sa kanya, i-start yung machine. Yan, initiate na siya. So, again, pag blackout, medyo matagal yun. Kaya yung ibang bata kasi, pagka-turn ng ilaw, naghulog ka agad. So, kaya nilalagyan natin ng relay para hindi siya mag-accept kapag hindi pa ready. Okay? So, another thing is, yung nabubunot, ang nangyayari ito, syempre, naglagay ka ng vending machine, tapos may router sa bahay, tapos nabunot ng bata or anak mo or anything. Tapos, syempre, binalik naman. So, ito yung maganda dito sa machine natin. Kapag sakaling nabunot ito, di ba? Kung makita mo dyan, umihilaw siya. Red, tapos tatlong green, tapos minsan umihilaw yung ready. So, pag nabunot itong ano natin, so, syempre, mamamatay yun. Mawawalan siya ng connection, di ba? So, pag may bumili dito, mag-stack up lang siya. Let's say, 5 pesos. Magsabi lang siya dyan, 5 pesos. Pag i-click mo, walang nangyayari. So, at least, pwede siyang magsabi na, uy, nag-hang na, hindi na makakreate ng voucher. So, syempre, natanggal yun. So, ang maganda dito is, hindi mo na kailangan i-restart yung machine. Nadidetect ito ng machine natin na natanggal. So, let's say, natanggal ng, accidentally natanggal ng bata. Tapos, syempre, nag-panic, binalik lang ulit. Syempre, hindi naman magsasabi yun. Okay? So, automatic magre-reconnect yung machine natin. Subukan natin bumili. Tinanggal ko, tapos binalik ko. Tapos, bibili ako ulit sa piso. Okay. Hindi pumasok yung piso. Subukan ko ulit. So, 1 peso, 10 minutes. So, pag binalik yun, automatic, madidetect niya rin yung reconnection, tapos, magkikreate pa rin siya. Okay, kita natin sa log, yan, hotspot user, GZPYLR added by admin. GZPYLR. Check natin sa hotspot user, ah. Hotspot, then users. Yan, GZPYLR. So, a limit uptime niya is 10 minutes. So, yun yung maganda dun. Pero kung sakali, again, na naman, may bumunot na naman. Okay. So, this is for the sake of, para at least, foolproof tayo. So, pag natanggal yun, every 1 hour, nag-check yung machine natin. Every 1 hour yun, I think 48 minutes, nag-check siya kung connected or hindi. Okay. So, malalaman yan eventually. Pero, kung sakaling may bumili, let's say, piso, yan, then, prenest niya to. Hindi mawawala yung credit. Ang gagawin niya, ihahang niya dyan yung display. Although, this is rarely. And syempre, kung ikaw yung may-ari ng vending machine, hindi mo talaga papapagalawin sa mga bata yung router. Pero kung sakali lang naman. O kaya naputol yan. So, mag-stop siya dito. At least, kung magreklamo man yung customer, at least malaman mo kung ilang magkano yung ibabalik mo sa customer. Okay. So, at least ganun. Siyempre, kung naalaman mo na natanggal pala, mayroong nakatanggal or accidentally, pwede mo siyang ganyan. Okay? So, at least, i-reset mo na lang. So, pag-reset, turn off, then turn on mo na lang ulit. Okay? So, although these are very, at least, sure ba tayo na malaman ng tao na hindi pumasok yung pera ko, ganyan. Siyempre, sometimes may reklamong ganun eh. Pagka-turn on ulit, nalaman mo na ganun lang eh. Kapag nag-hang ganun, ibig sabihin natanggal yung cable or baka may nakasagi or putol, hindi alam. So i-turn off, then turn on mo lang. Syempre babalik mo yung kung ano man yung amount na nakalagay doon. Yun yung kailangan yung amount na kasi nag-hang na yun siya doon eh. So at least hindi na siya makaka-accept ng anymore coins. Kasi baka kasi nanggalagyan ng coin, hindi pumapasok. So, magagalit sa atin yung customers. Diyan nag-start yung pupunta na sa kabila eh. So, yan. Okay na ulit.
Okay? So again, pag naputol tapos pag natanggal tapos binalik lang ulit, okay lang. Pag bumili ulit, okay lang. Maano lang. Pero pag natanggal tapos hindi na binalik, maghahang lang siya doon. Para at least alam natin magkano yung refund. So I guess that's all. Na-present ko naman yata ng maayos. So, thank you for watching. By the way, we'll send this tomorrow morning.